Amigo, what's up? My name is Chandra Guevara. Medyo madilim yung part na to at nandito tayo ngayon ulit sa my NBA store. It's Imolog Asia. Update tayo sa mga price dito. Nandito tayo sa portion ng mga basketball shoes. Tayo mga updated price ng mga jersey nila at papakita ko rin sa inyo. And then yung mga t-shirt, kung ano pa man yung mga nandito, kukunan natin. Pero hindi ko lahat nyo ipakita kasi sobrang daming mga items dito. Kukunan lang natin mga amigo kung ano yung mga available dito. Pwede natin makunan yung mga so, ayun. Sa mga gusto pumunta, open naman sila lagi dito sa langkat dito sa Isla Malaysia. Pangalawang branch na ito ng NBA. Kasi yung isa, nasa East Omega Mall, ito yung bago nilang branch. Nandito tayo ngayon sa my NBA store ulit at mag-update lang tayo guys. Isa sa mga paborito kong t-shirt dito is yung Lakers guys. Ito yung likod, oh, LeBron James. Gustong ko na talaga makabili nito dati pa. So check natin yung price dito kung nagbago ba. 1,395. So same as usual, ganito pa rin yung price dati nung pumunta tayo dito. Sa pangatong beses na natin pumunta dito guys. May white din siya dito na colorway. Ayan, tas number 6. Then meron siyang purple na kulay. Ayan. Tas meron din siya ditong iba pa. Tulad nito. Lakers ulit. Medyo manipis nga lang yung tila niya eh. So kaya nag-aalangan ako bumili. Kasi feeling ko mas madaling mag-lose or lumaylay yun dito. So depende lang siguro sa gamit. Ayan. May box din dito. So same price lang yun sa mga 1,395. Then ito 1,395 din. Box na purple. Maganda rin yung kulay na to. Ayan. Tapos dito sa likod. Ito guys, pinakita ko na rin to dati. Yung mga jersey shirt na ganito. And then mayroon sila dito ng price na ito yung mga loose fake. Ayan. 1,695 pesos guys. LA Lakers. Then meron siyang Warriors na kulay yellow na hoodie jacket. 3,295. Meron siyang blue version. Tapos may pocket siya dito sa harap. Ha. Then may green din dito. Boston Celtics. Ayan. Tapos meron siyang pocket dito. Ito maganda rin yung tela niya. Medyo makapal. Tapos may mga jersey shirt dito. Timberwolves. Meron dito guys. Ang price niya dito sa 2,795. So iba na rin yung tila niya, iba yung kapal. So nakadepende sa kapal ng tila at saka sa klase ng tila yung ginamit, yung price naman niya. So yung naghahanap naman ng or kung mahilig ka naman sa mga sombrero, ito naman yung mga cap nila dito na mga flat lang yung brim. Tulad nito, oh, rockets. So ang price dito 2,495, same price lang din naman sa mga New Era na store. So alas pareho lang ng price. Then Miami Heat. Ayan, price na dito 2,495. Then mayroon sila ditong Boston Celtics. Maganda rin yung kulay niya, yung design. Astig na guys. Pati yung logo ng New Era, kulay green na naka-embroidery. Then strap back siya, 2,495. So mayroon silang mga ibang design pa dito. Tulad nitong Chicago na kulay black. Tapos ayan, ang price dito 2,595. Then mayroon sila ditong ganito, The District of Columbia. So yan, ang price niya 2,595. So naka-strap pa. Then may mga ganitong Celtics din. So medyo makapal na logo dito na naka-embroidery. Yan, tapos ang price dito 2,595. Then may mga ganito rin sila. Jersey type or mga dry fit na sombrero. Nagkakalaga siya ng 2,295. Then may black dito na version. Ito maganda rin yung pagka black niya. Tapos yung logo ng Boston Celtics dyan, may gano'n, naka-embroidery, naka-highlight siya. So maganda siya yung tingnan. So 2,295 din yung price niya. Okay, so ito yung second floor. Nandito yung mga ganda yung mga nandito. Pero yung price niya guys, maganda rin. Maganda rin yung tela, maganda rin yung design. Medyo pricey siya yung mga nandito. 4,390. Ito 4,390. Itong jersey na to na shirt. Tapos mayroon pang ibang kulay dito guys. Same price ng halos to. So may ganito rin silang kulay. May ganito rin. So depende sa inyo kung anong kulay yung mapili niya. Tapos mayroon din silang mga t-shirt dito. Ayan. Chicago Bulls Budweiser. So collaboration siya. So marami dito. Ang mga presyuhan nito mga amigo na sa 1,990 pesos. 1,990 pesos. Meron din dito ang mga Birx 1,990. Kasi ito
1990 rin to, oh. Nowitzki, guys. Ayan, mga Feedaway. Tapos ito, New York Knicks. Ito, yung price niya dito, $40 times 50. Yes, grabe. Pero medyo manipis nga yung tela. Ayan, mayroon ding iba, maganda yung tela. Pero karamihan medyo manipis, eh. So, medyo ingatan nila pag naglalaba. Kung bumili. Ito, $2,590. Tapos yung manufacturer, Mitchell & Ness. Diba? Clean black sa likod. Yung mga jersey nila dito, tulad nitong Sonics. Ito, guys, ang ganda ng tela niya. Ang ganda rin ng pagkatahe. Mas pulidong-pulido, kaya mas pricey dito. Kasi mga magagandang selection yung dito. $7,490. So, pamahal ng pamahal na yun nandito sa taas. Pero mga gandang klase. Tsaka yung tela niya, tsaka yung ano niya dito, napaka-solid, guys. Authentic talaga. Ito, Toronto. So, yan. Ang manufacturer niya, Mitchell & Ness pa rin. Kaya panalo pa rin itong ganito, guys. Tapos, ang price naman ito dito, check natin. $130 times mo na lang ng 50. Yung iba dito, may mga price naman na naka-peso. Ito, naka-dollars. May ganito pa, oh. Vince Carter. Ayan. 1998 to 1999 na playoffs. Tapos, ang price niya, $135 times 50. Yung iba, guys, may mga price naman tulad nito, 6,990 pesos, Orlando Magic. Tapos ito, Matt Grady. Ito naman yung Raptors. Ganda rin ang red. Tapos same lang din ng manufacturer to, Mitchell & Ness pa rin siya, guys. Tapos ito yung price niya, $7,490 sa red. Ganda, Matt Grady. Dito pa, New Jersey. Ayan, tapos may mga tags sa dito. Ang price na dito, $7,490. Made in China siya, pero legit na brand. So, ito pa, $7,490. Ayan, Miami, number 32. LA Lakers naman to, number 34. $135, so times 50. Tapos ito yung likod, Shaquille O'Neal. Mas marami pa dito, guys. Ito ay kupayo. Meron tayo ditong tig po, $4,490. So, mas mura ng konti itong part na to. Itong yung mga design na ganito. So, medyo manipis din yung tila niya. Siyempre. So, nakadepindi sa klase ng tila. Tsaka sa kung gaano kabusisi yung mga design. Tsaka kung embroidery. Yun yung mga pinagbasihan ng price dito sa taas. Ayan. So, ito, $11,990. Grabe. Ang mahal na nito, guys. Pero parang sticker na siya dito. Reflective yung logo dito na parang sticker na. Tapos ito yung likod. Diba? So, ang dami pa dito. Ito, Chicago Bulls, guys. $7,490. Ayan, Dennis Rodman. Tapos ito yung likod. Tapos mayroon pa tayo dito, $7,490. Then, $7,490 naman din dito. Tsa Hawks. Ito, Hawks. Hawks din nandito. Ito naman, guys. $7,990. Ayan. Scottie Pippen. Ito yung mga naunang mga kilalang player. Tapos ito, Bucks. Grabe. Ito yung ano niya, manufacturer. Din mayroon din tayo dito ang Chicago Bulls, $19,990. Ito yung mga nakita natin sa SM Mega na branch nila. Michael Jordan, guys, number 23. Ganda nito. Sana makabili tayo ng isa. Kaso talagang kailangan mong pag-ipunan yung price na $19,990. So, madalas nakakabili nito is yung mga walang problema sa pera. Yung problema lang nila is yung paano gastusin yung mga pera nila. So, yun yung madalas nakakabili. Tapos mayroon dito sa USA. $19,990 naman to. USA number 9. Ang kapal ng tela nito, saka ang ganda ng ano niya, ng pagkatahi dito. Kaya medyo pricey. Din dito, $19,990 naman sila dito, guys. Diba? Ang solid ang mga nandito. Ito na yung pinaka magandang design. Saka yung magandang klase na yun nandito. Tapos ayan, ito naman yung Jagger. Ayan, sobrang medyo mabigat yung Jagger na to. Siguro depende sa tila siguro. Ayan, may mga
Stainless steel na, mamaya stainless na rin yung ano niya, yung may zipper na rin yung pocket niya dito. Tapos ang ano niya dito, 32,990 pesos to. Grabe. Ganun ka price yung nandito. Pero maganda naman talaga yung tela niya, tsaka yung design. Panalo ka dito. Mayroon pa ditong liquors na 11,990 pesos din. So yan, reflective. Parang sticker na rin yung ano na to, yung logo, yung design na to. Ito pala guys, yung kabuuan sa second floor. Din pagka bumaba ka dito, makikita mo dito yung iba pang klase ng jersey na, which is mas mura siya ng konti. So yan, tapos may mga sapatos din yung check natin. Dito naman guys, may mga sombrero din dito ng manufacturer is Michelinese. Michelinese yung gawa na ito. Ayan. Pero itong tila niya, Colduroy. Ayan o, Colduroy yung tila niya. So walang price yung mga nandito. I'm not sure kung magkano. Pero yung iba mayroon pala. Ito, naka $35 times 50. Pero mayroon dito naka 1,990 yung price. So I think nasa mga 1,990 yung mga nandito. Golden State, pero karamihan ng mga tila niya, Colduroy. Ayan, yung mga ganito na parang ano, cotton type Colduroy. So alam niya naman yung mga Colduroy na pantalon. So ganyan yung tila din niya. Ayan yung mga design. Ayan yung mga design na nandito. Meron din ganito. Nandito yung mga budget type na mga NBA t-shirt. Kung gusto mong makabili dito, tignan 995 pesos yung area na to. So ito yung mga kulay guys. May gray, white, pink. Ito gray ulit, white. Tapos may black din sila. Iba-iba yung design. Pilipinas. Ito Pilipinas din. Tapos meron siyang NBA dito na naka-Pilipina. Tignan 995 pesos yung manandito. Maganda rin naman yung tila niya. So, ayan. Maraming bumibili sa part na to. Then, meron pa dito. Ayan o. Mga ganitong design. May ganito rin na black. Tapos, minimal lang yung logo, design na dito. Tapos, may ganito rin o. Ayan. So, ayan ang price niya. 995 pesos. Tapos, dito yung mga pang-junior na size ng mga jersey. Ayan. So, 4,795 pesos. Maganda rin yung tila nito guys. Tapos Mavs, merong Clippers, 3,595. Then may Golden State dito. Ayan, price niya 4,795 pesos. Tapos meron din dito, Memphis, itong block. Price niya dito guys, 4,795 pesos. Ito yung pinaka-dabis ko ditong colorway ng mga jersey shirt, yung Chicago na black. Ang price pala nito guys dito. Para sa mga gustong makabili dyan. Bigyan ko kayo ng idea kung magkano siya dito. Nasa 1,395. So ito yung red. So ito yung pinaka-budget type dito. 1,395. 1,395 din tong black. Ayan, na Chicago. Ayan, 1,395. Tapos mayroon din tayo ditong Lakers. 1,395. May black din siya. 1,395. Tapos yung mga ganitong jersey nila, 1,295. Guys, mas mura siya ng konti yung ganito guys. Pero medyo manipis yung tela niya. Tapos mayroon pa silang ganito. Ito naman, jersey na t-shirt, 1,195 siya dito. Ayan, 1,195, 1,195. Then ito, nasa 1,295. Ganda rin ito, 1,295. Mga jersey sandals. Tapos dito, ito yung mga t-shirt. Ayan, may mga price naman karamihan dito. 1,095 pesos sila dito. Ito bagong design to ng slides, oh, Jordan slides. Ang price niya 1,695. May mga Nike din sila dito. 1,421 pesos. May block din na Nike. And then 1,595 or 1,595. Ito yung mga LeBron nila dito. 8,895 pesos. Yan, may mga ibang design, ibang colorway pa dito. Yung mga ganito nila, 10,595 pesos. Tapos mayroon siyang blue. Tapos mayroon siyang ganitong colorway pa. Yan. Tapos ito yung Whitney 7 nila. Yung mga Whitney 7 nila dito, nagkakahalaga siya ng 5,295. 5,295. Tapos mayroon siyang ganitong kulay. May ganyan. LeBron 20 na white. Yan. Ang price nito guys ngayon, dito sa NBA store, 8,895 pesos. Then mayroon siyang ganitong kulay. Ito pa, maraming colorway ng mga Whitney 7 nila dito. LeBron 20 ulit. Ito siya. Ayan, ang price nito dito sa NBA store, 10,895. Mayroon pa siyang ganitong colorway. Oh.
Ayan, ang price naman nito, 10,895 pesos. Ito latest to sa paningin ko yung colorway na to. Pero pang youth yung size. Diba? Ang price naman dito ngayon, nasa walang price. Pero check natin yung isang Paris niya. I'm not sure kung pareho lang to. Nasa 10,000 siguro din mahigit yung price nito. I'm not sure lang ha, kasi wala siyang price na nakadikit. Medyo magkakaiba kasi ng price pindi sa colorway tsaka yung material na ginagamit. So ito naman yung mga Jordan shoes nila na available dito guys. Ito ang price niya dito sa NBE store, nasa 10,995. May ganito rin silang kulay oh. Ayan. Ang price nito 10,995 pesos. May ganitong kulay. Ito, astig din yung colorway na to guys. Ang price naman niya, 10,995 pesos. Tapos meron tayo dito ang Kyrie na sobrang lightweight. Kyrie basketball shoes guys. Ang price naman ito, 6,195. Yun yung mga ganito naman nila, 9,495 pesos. At maraming colorway guys. Oh. Yan. Tapos dito tayo sa mga Kevin Durant signature shoes. Solid nito guys yung colorway na to. Saka lightweight ngayon. Then, breathable na nylon type yun nandito na. Hindi nagkakalaga siya dito na ang check natin sa ibang size. Yung price pala niya, nandito sa ibang colorway. May ganitong kulay din sila dito. Oh. Pero wala tayong nakitang price. Parang nandito yung price niya. Sayang walang price. Okay, so hindi natin alam kung magkaroon price niya. Nandito muna tayo sa Kyrie Infinity. Ayan. Ang price dito, 7,095 pesos. So, mas mura-mura ng konti. Tapos meron siyang ganito. Ayan. 6,195 pesos naman to. Ayan, tapos ito, Freak 4 nila dito, nagkakalaga siya ng 7,095. May bagong kulay o oh, itong gray. Ayan, ang price dito, 7,095 pesos. It comes with this colorway. Tapos mayroon tayo dito mga napakabigat na klase ng mga basketball shoes. So yung mga ganito nila, 10,895 pala. 10,895 pesos. Tapos mayroon tayo dito ang KD15. Yung KD15 nila dito guys, ang ganda rin ng KD15 na to, yung colorway na to. Diba? So wala tayo nakitang price, pero ang astig ng ilalim niya. Tapos ito, Immortality 2. Ayan ang price niya dito. Walang price yung Immortality 2. Pero isa sa mga lightweight na klase ng basketball shoes dito. Yan, dito tayo sa mga Cosmic Unity. Yung mga ganito nila, nagkakahalaga ng 8,095. Meron tayong ganito. Ayan. 9,595 pesos. May isang kulay. Tapos ito, 8,395 pesos. So, yung ibang material nito, recycled content. So, naka 20% yung recycled material na ginagamit dito. Yan. So, nakatulong sa kaligasan. Tapos, meron silang ganito. Yan. Yung Jordan 1 tick nila, 5,295. Yun yung mga Zion 2. Ito yung Zion 2 nila dito, guys. 6,895 pesos. May isang kulay siya, tapos ito yung gray or medyo may pagka-camouflage. Tapos ito yung maroon and black. Tapos mayroon tayo dito ang Loka. Ayan, ito yung Loka shoes. So price niya 6,195 pesos. Tapos yung GT Cut to. Ayan, GT Cut to nila dito. Meron sila dito ng ganito. Tapos yung price niya nasa mga, I think nasa mga 10,000 plus to. Wala kasi siyang nakadikit dito. Tapos yung mga Puma Mellow shoes nila, yung ganito, nagkakalaga siya ng 8,500 pesos. Mayroon siyang ganitong kulay. Then mayroon din sila ditong DON. Ayan. Yung Don Issue 4 nila, 6,500 pesos. Pero may astig na kulay dito sa taas. Oh. Pati yung midsole niya, maraming design. Ayan, 6,500 din sila dito, 6,500 pesos. So halos lahat naka-SRP. Wala tayong discount na nakikita. So, ang dami pa lang dito mga triyang. Oh. Ang pinaka gusto kong kulay sa triyang is ito. Na available dito. 7,000 pesos. Ayan. Naka-fix siya ng 7,000. So, ito yung mga Jordan Why Not. Kay Westbrook. So, 8,895 pesos. 8,895. Then, mayroon silang ganitong kulay. Ayan. 8,895. May orange. May ganyan. Ito guys, Aztec. Oh. BYW Silik na Ant-Man. Ito yung available din. Available na rin dito. 8,500 sila dito guys. Ant-Man na BYW Select. So guys, ito naman yung mga Under Armour. So mayroon silang ganito na Under Armour. Ayan. So ito yung nakita natin ngayon na naka-display dito. Lightweight siya.
sobrang lightweight pero walang price. I think nasa mga 9,000 plus din. Ito kasi yung Under Armour shorts na to, 9,195. Din yung ganito wala tayong price. Tapos ito, latest pero nasa 9,195 pesos. Tapos yung mga GH3 nila available pa rin, no? Yung mga Anta 6,995. Din maraming kulay. Ito yung gray, isa sa mga astig din na color dito, 6,995. Then ito yung isa sa mga, kung sa mga mahilig ng glow in the dark tong mga design na itong kulay green ng GH3. So ang price niya, 6,995 guys. So ito yung glow in the dark version ng GH3. Yan, tapos meron pa tayong ganito. Yung mga design niya, nanalo na rin, tapos ito yung lalim. Tapos ito, KT8. Bagong color wear na ito mga amigos. Ang price niya, 8,995. So ayan, KT8 din to. Na meron siya parang gold seal dito sa L-part. Then 8,995. Sunset. Tapos ito isa. Ito pa yung gentleman. Tapos ito yung kulay yellow. 8,995 pesos. Tapos ito yung mga KT Flash 5. Grabe, ganda nito mga amigo. Dual lock na siya. May lace pa, may strap. Then ito yung ilalim. So ang price mo nito, andito yata sa black and white na colorway. So, nagkakalaga siya ng 6,495. May ganitong kulay din siya. Din yung mga Kitty 7 nila. Ayan, available din itong colorway na to. At nagkakalaga siya ng 7,995 pesos. At hanggang dito na lang mga mega, meron pa isa. Ganun kadami yung tao. So, happy Independence Day pala sa ating lahat. A few moments later.